Kapayapaan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Naririto na naman po kami muli, ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God, para sa isa na namang paghahayag ng aming pastor. Ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos nang ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, mga misteryo at tuwaga, talinghaga ng ating pong banal na kasulatan. Lahat po yan ay sasaysay ng ating pong pastor. Narito po ang ating pastor, si Pastor Leonides. Oh, magandang umaga, Pilipinas. Sana sa araw na ito, mamulat na kayo ha sa mga kamalian na pagmumulat sa inyo, kasinungalingan na sa inyong mga pinagkakabalahan sa mga panahon ito. Disperas na Pasko, sabi nyo, Pasko na bukas, pero wala kayong kamalayan na niluko kayo ng mga namumuno sa inyo dahil wala silang kakayahan na tumaklas ng lihim. Dahil hindi sila propeta at hindi sila manghuhula. Kaya kami, ako ang aking kabiyak na si Lilia Bangis, nakasama ko sa pagtatayo ng karya ng langit. At ipinakita ng Diyos amin ang hiwaga na hindi nyo pa natuklasan. Pero nakasulat sa Biblia. Ha? Asa sa Biblia? Ito po sa Lucas Kapitulo 2, talatang 7. Kaya nasa Matthew, nandyan yan. Dahil apat na manunulat ang sumulat dyan. Matthew, Marcos, Lucas, Juan. Sila tatlo nagpatutuon dyan kung paano pagkasilang ng Panginoon. Apat sila. Alright. Noong isilang si Jesucristo, ito ay waga. Fiesta ng Jerusalem noon. Dahil si Virgen Maria at Jose, misyonera at misyonero, naglilibot sila sa buong Jerusalem at mga karating bansa na nanggagamot. Dahil bata pa si Virgen Maria, manggagamot na. 16-year-old pa lang, manggagamot na yan. Dahil yan ay mahiwagang babae. Tandaan nyo ah. Siya ang bulaklak na naging tao. Yan ang inyong inang birhen. Kaya mahiwaga yan ha. Paano paliwalan yan? Ay, hindi nyo alam, istorya yan. Itinatago nila istorya yan. Ha? Bulaklak na naging tao. Siya ang inyong inang birhen. Dahil anak si, ampun siya ni Santa Ana. Yung Santa Ana na yan, na kinikilala nyo na Santa. Baog yan, hindi nanganganak, hindi nagbubuntis, dahil hindi nabuksan ang banyang bahay bata. So, hindi niya panganganak, binigyan siya ng tunay na anak, magamat ampon, pero binangkin niyang tunay na anak, yan ang inyong inang berhen, at ang inyong inang berhen naman, ay nabuntis ng isang lalaki na hindi kilala, siguro, boyfriend niya, dahil hindi sinabi sa akin ang pangalan. Alright. Kaya, iniwalayan daw niya dahil sa tinatawag na relihiyon. Yung relihiyon yung lalaki, kakaiba yung relihiyon ni Virgen Maria. Kaya hindi sila nagkatono, at hindi sila nagka-type sa panlasa. Kaya hiniwalay niya ni Virgen Maria dahil buntis siya, nabuntis niya. Ibig sabihin, so habang buntis siya, kinausap naman ng Diyos si Amang Jose. Nandiyan sa Biblia na tuklasin na ninyo, total yung kapitulo na doon na. At yung mga related na kapitulo, hanapin ninyo, dahil apat yung magpatutuon yan. Dito po, sa Mateo 1:20. O, si? Basahin. Upisan po natin sa 19.
at si Jose na kanyang asawa palibas ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Oh, see? Ngayon, marami akong naka-encounter na nagbabasa naman ng Biblia. Ang sabi nila, ang Diyos ang nangasawa kay Virgen Maria. Bakit? Hindi naman niya natabihan ni Virgen Maria. Suspetsa na, Diyos na ang ama talaga. Ibig sabihin, siya tuwabi. Ang Diyos ang tuwabi kay Virgen Maria. Dahil anak ng Diyos ang sinabi. So, mahiwaga ito ha. Kaya nga sinabi ko sa iyo, kung meron kayo di ba intindihan, sabi ko, magtanong kayo. Dahil nabuntisan nga siya ng isang kanyang mahal at hiniwalayan siya. At tinawagan naman ng Diyos si Jose. Tanggapin mo si Maria bilang asawa dahil kanyang sinapupunan ay anak ng Diyos. O, kita na. Kaya yung iba naman, sabi nila, ang Diyos pala ay rapist. So, itong mga wala na alam nito, inuunawa ko dahil talaga walang alam. So, ngayon, di, lakad sila ng lakad, piyesta ng Jerusalem noon, tumutok-tok sa bawat bahay, nandiyan sa Biblia, kaya siyong mabuti, dahil ako'y malabo na ang mata ko, hindi na ako makabasa. Kaya saliksikin nyo na kasulatan, kagaya sinabi ni Jesus, dahil sila ang magpatotoo sa aking mga sinasalita. Alright? So, bawat bahay sa Jerusalem, tumutok-tok sila para manganak siya. Walang bakante. Bakit? Dahil maraming bisita sa iba't ibang lugar na nakipamista sa araw na yun. Dispiras, kung tawagin. Dispiras ng fiesta. December 25, 24, araw na ito. Doon na, tumutok-tok na si Pedro para manganak siya. Hindi pumayag yung mga bahay dahil marami silang bisita na nanggaling sa iba't ibang probinsya o bayan na nakipamista. So, walang makante. Ngayon, magumaga na talagang manganak na si Jesus. O kaya, magagabi na. Dahil ayon sa aking sinapilatin sa akin, Wednesday midnight. 12 midnight. Wednesday midnight. Kapagitan ng 24-25. Yung October 23. Ayan po, malinaw po. October 23, Wednesday at 12 midnight. Yan po ang tunay na kapanganakan po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ayon po sa Espiritu. Noong pagdating ng alas 12, doon na nanganak ang Virgen Maria at doon binalot niya sinalalampin at pinahiga doon sa mga dayami na pagkain ng mga baka, kalabaw o asno. Ito po sa Lucas Kapitulo 2, talatang 7. At kanyang pinanganak ang panganay ng anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. O, see? Walang tumanggap sa kanila, kaya doon sa simbahan yon ng Jerusalem, wala nagsisimba ng hating gabi. Ano po ba'y pasabsaban? Pasabsaban, pinagtalian ng mga hayop. Ayun. Doon nila pinapakain, piyesta eh. May dalatan silang pagkain ng kanilang hayop at inilagay doon. At doon, ipinahiga ang bata sa pasamsaban, pakainan ng mga hayop. Okay na. Kaya naman, nung sumilang siya, dahil nagliliwanag yung sanggol, nakatila sa kanya yung hayop. Bakit nagliliwanag yung bata? Dahil mahiwaga nga talaga eh, anak ng Diyos. Kaya bata pa yan, manggagamot na, tandaan nyo ha. Ngayon, at may mga awitin na nalikha mula noon na
ginawa ng mga singing mediums. Dahil mayroon mga singing mediums kagaya ni David. Dahil si David ay singing medium. Baka sa kanya nangyari, nanggaling yung kanta na O Come All Ye Faithful. Sige, tatay niyo yan. Nandiyan ang kabuhan. Christ is born in Bethlehem. Kaya pa po doon daw ay Gloria in Excelsis Deo. Alright. Gloria in Excelsis Deo. Alright. Yan ang kanta ng mga anghel. Talagang yan ang pinagdidiwang nila. Pero yung kanta, binuo nila. Doon, O Come All Ye Faithful. Ah. At kayo, Silent Night, na kinakanta nyo, kawangis na kawangis yung awitin ng mga singing mediums kagaya ni David. Dahil yung mga singing mediums, nandun sa iba't ibang lunduyan na kinaroonan yung mga tupa. Ha? At kumakanta yung Holy Spirit. At yung kanta niya, yun, itinuturo sa Bethlehem, Nazareth, na sinilangan ng sanggol, kaya hinanap nila yung sanggol. 3 months na hinahanap nila. Nauna naghanap doon yung tatlong hari, di ba? At lumakita yung tatlong hari, yung sanggol. Sa pamagitan ng tiyertang na bituin, yung talang maningning, na magliwanag ng buntot niya, ikinuro yung lugar. Dahil dasal sila ng dasal, dahil di lumakita, nandun pala sa liblim. Sa Nazareth. Ito po, tuloy po natin yung nasa Mateo 2:9. At sila pagkarinig sa hari nagsiyaw ng kanilang lakad. At narito ang bituing kanilang nakita sa silanganan ay nanguna sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. At nang makita nila ang bituin ay nangagalak sila ng di kawasang galak. Oh, yun ang talang maningning na sinasabi eh. Na nagturo doon sa kinaroonan ni Jesus dahil naligaw yung mga naghahanap. Ito na po yung nangyari sa 11. At nagsipasok sila sa bahay at nakakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang ina si Maria. At nagpatira pa sila at nagsisamba sa kanya. Oh, anong araw yan? Yan ang January 6 na nung matagpuan nila. At lumuhod sila dahil ang balita ng mga anghel, Christ is born in Bethlehem, the King of Kings. The new King is born. So, yun ang balita nila. Kaya lumuhod sila agad. Bata pa, hari na. Ayun po. At nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto, kamangyan at mira. Ano yung mira? Nagsisi sila sa mga kasalanan nila at yung mira, yung insenso, pinagdasal nila siya para baligtas siya dahil nabalitaan nila na papatayin ni Herodes. Kaya pinalangin nila hindi siya mapatay. Kaya ang Espiritu ay sumusubaybay sa kanila. Ha? Maliwanag po yung sinasaysay po ng mga pastor, yung mga binigay daw po ng tatlong hari o tatlong haring mago. Lahat po yan ay may kahulugan. Ang mira, yun po ay nagsisi sila sa kasalanan. Ang insenso ay panalangin po yun para po sanggol. At ang ginto po. Bari sa gawin niya, sa paglaki niya, mahirap sila eh. Ayun po. Walang bahay eh. Malinaw po yan. Binigyan nila siya ng budget para sa kanyang paghahari. Ginto. Okay din na. Gano'ng kahalaga ang ginto? Marami. Hindi natin alam kung gano'ng karabing ginto binigay. Alright. Dahil wala nakasulat, halangan naman na tayo magsaksi ng kasinungalingan. Ha? So, kung hindi natin alam, huwag natin sasaksihan. Basta sabihin lang natin na may binigay para sa kanya. Dahil mahirap sila, ay mayayaman yung hari. Kung ano lang po yung nasa kasulatan, yun lamang po ang ating sabihin. So, alam yung hari na kailangan nila pera, walang bahay. Walang bahay, walang damit, binalon lang lamin. Alalahanin nyo, santo ninyo, hanggang sa 3 taon, walang saplot sa katawan. Nakaubot-ubad lang po yun, kaya nga po meron santo ninyong hubad. Kung nakakita kayo, namatang hubad, at mahiwaga,
Yan ang santo ninyo ninyo. Nagpapakita po yan sa mga taong may mabuting kalooban. Hubot-hubot talaga. Kaya pagpunta sa amin, sabi niya, oh, huwag niyo akong titigan, ha. Wala akong damit, sabi niya. See? Talagang walang damit. Dahil mahirap lang sila. Yan ang tinatawag na, anong tawag niya sa Biblia ni Santiago? Dukha. Binili na niyo sa mga dukha para maging mayaman sa pananampalataya. So, mayaman ng tatlo. Ama, anak, at Espiritu Santo. Okay? Mayaman sila. Jose, Maria, Jesus, dukha sila. Pero mayaman sila sa pananampalataya dahil yung anak ng Diyos ay nasa kanila. Okay na. Di ba kayamanan yan? Anak ng Diyos na sa iyo? Kamukha natin, oh. Sabi nyo, kayo Kristiyano, mananama kayo sa anak ng Diyos. Kapag nasa inyo ay anak ng Diyos, mayaman na kayo. Dahil si Jesus, pag-ari niya ang langit at lupa. Kaya lang po, meron pong relihiyon na sinasabi po rito sa nahula daw po ng propeta, ay si Moses daw po yun at hindi si Jesus. Basahin po natin yung hula ng propeta. Narito ang dalagay magdadalang tao at mga anak ng isang dalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ng Diyos. Isang propeta po naghula niyan at sabi po ng ibang mananampalataya ay si Moises daw po yan at hindi Panginoon Yesu Kristo. Ako tanungin nyo, dahil alam ko ang kaluluwa na sinalin dyan sa anak na yan ay si Abel, yung anak ni Moises na pinatay ni Cain, siya yan, si Abel. Talaga, original na tagapagmana ng paraiso. Kaya lang, pinatay ang kanyang kapatid. O hindi nagtagumpay yung paghari niya nung panahon yun. So, sa panahon natin, baka maghari na siya ngayon. Amen? Ito po yung nakatakdang panahon ng kanyang paghari. Well, yung paghari niya bilang espiritu. Dahil nung panahon niya, pinatay siya ulit. Ha? Sino pumatay sa kanya? Yung mga asar sa kanyang aral. Yung hindi naniwala sa kanyang mga aral. Yung ayaw mga tumanggap ng kanyang ebanghelyo at mga yun, aral. Yung pumatay sa kanya. At sila pa rin po yung nakikita ko yung panahon natin ngayon. Ngayon. Marami po dyan. Bumalik siya, di ba? Nung pagkamatay niya, bumalik siya, di ba? At anong sinabi niya sa kanyang apostol? Lahat ng kapamalaan sa langit at lupa ay naibigay na sa akin. Sabi niya, patay na yun na. Nung buhay siya, ito, ang kanya sinabi, San Juan 17, gaya na binigay mo sa kanya ang kapamalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya na buwan na walang gana ang lahat na binigay mo sa kanya. Sino kasi binigay sa kanya? Inbat tayo lahat, sangkatauhan, binigay sa kanya para pamahalaan, pinatay nila siya. Ibig sabihin po kasi ng lahat ng laman, lahat ng tao. Alright, get you na. Oh, namatay niya. Pinatay nila. Bumalik ulit. Matthew, by Dotso de Sotso. Inulit din niya yung kataga na yun. Na, ngayon, lahat ng kapamalaan sa langit at lupa ay naibigay na sa akin. Kaya humayo kayo at gawin niyong alagaan ang lahat ng bansa. Anong bansa? Relihiyon. Kaya kayong mga relihiyon. Gagawin ko kayo lahat na alagaan. Kung lumapit kayo sa akin. Ano yung dala ko? Yung binalangin niya na espiritu ng katotohanan. Nakahalili niya sa ating panahon at binigyan sa akin yung tinatawag na power or authority. Transition of power binigyan niya sa akin. Kaya nung sabihin ko sa kanya, kailan mo po gawin yung iwalay mo sa tupa sa kambing. Alam niyo sagot niya sa akin, ang Panginoon, Jesus, ikaw ang gagawa yan. Sabi niya, oh, ayan ang prangkahan, usapin na harap-harapan, ako raw gagawa ng paghiwalay ng tupa sa kambing, samantalang nakatala sa Biblia sa 25:31 ng Matthew, basahin ninyo, babalik siya at iwalay niya ang tupa sa kambing. Oh, bakit ako inutusan?
hindi ako samantalang tungkulin niya yun. Bakit ako inutusan na hiwalay ang tumas sa kambing? Dahil ibinigay sa akin yung authority. Bakit na, sige. Mateo, Kapitulo 25, Talatang 31. Datapot pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkagayo, luluklok siya sa kaluklukan ng kanyang kaluwalhatian. Oh, sino yung luklukan ng kanyang kaluwalhatian? Yung hinanda ko, nakasangkapan na gamitin niya. Ay ang iniisip po nila rito, lahat ng mga anghel. Sinara po ba yung lahat ng mga anghel? Oh, lahat. Yung apostol niya, katabi niya. Pag bumaba rito, makita mo sa pagitain, pila-pila sila dyan sa altar. Yun, 12 dyang alagad, kasama yung mga kangel sa impapawid. Kaya nga po hinahamon namin yung mga may third eye na pumarito po kayo at magsaksi po kayo pagbaba ng Panginoon. Alright, ngayon, ano sabi doon? Ihiwalay niya ang tumas sa kambing, ilagay niya yung tumas sa kanan at yung kambing sa kaliwa. Oh, sino raw gagawa? Eh, ako. Kaya ginagawa ko na nga tungkulin ko eh. Na kumari lang. Kumari kayo sa akin. Dahil papatayin niya lahat ng mga magsalanan. Nandun nakasulat ka. Ba't yung 25? Iyatsan niya sa impyerno lang siya. Kayo nang mamatay ang tao. Mamagitan na naman ako. Yung layo kubit. Namamatay sa kubit. Ano masabi sa akin? Anak, huwag kang maggalit sa kanila. Nagalit na galit ako sa mga nagbakuna, sa mga namatay. Lalo yung Dembaxia. Ilan na bata namatay sa Dembaxia? May mga pinakita po sa akin na video kanina, yung mga tao, yung patsi-patsi na ng dugo, yung katawan. Yung nangyari sa katawan nila, nakakawa po yung mga tao. Galit na ako doon sa inyo, nung nangamatay ang mga bata. Dardaro lang, naligtas ko, tanda nyo ha, dalawang dalagita. Ayun, manggagamot ko na ngayon, yun ang hinanda ko para gamitin niya. So, nagaganap na. Ha? Kaya, ano sabi sa akin ng ama? Huwag ka magalit, anak, sa kanila. Dahil talaga raw, papatayin niya lang ng mga kasalanan. Maawa ka sa kanila. Nakakaawa po talaga. Magmula ulo hanggang paa. Puro patsin ang dugo ng katawan. Matagal po namamatay kayo na walang kadahilanan. Bagay, ang dahilan ng Diyos, kayo'y makasalanan kasi. Dahil ang religion niyo, sabi sa akin, tinura kayo ng mali. At yung mali na yun ay lason. Ano nung sabi sa akin? Ang ipinakain niya sa kanila, anak. Lason! Yan po yung mga tunay na may kasalanan dyan, yung pong mga nangangaral. So, yung mga nangangaral ng kasinungalingan, manlalason! Alright. Ngayon, nilason yung mga tao. Kaya yan, oh, nangamatay na sila sa kanilang kasalanan dahil naging saksi silang. Sinungaling din naman, nakagaya niyo. Tabagay, yun po yung sinabi ng Panginoon na yung mga gumagawa ng ganyan, eh, hinatulan na po. So, ngayon, dahil nalaman ninyo na hindi December 25 ang kamanganakan ng Panginoon nyo, pagpatuloy ba kayo yan? Yan ang kinapabuatan ng Diyos. Basahin nyo sa May patotoo po si Soriano. Napanood ko po kanina video ni Soriano na ang pagitan daw po ng kapanganakan ng Panginoong Isokristo ay September, from September to October. Yan po yung pagitan. Hindi po niya nasabi yung eksaktong oras at yung araw. Kasi hindi naman kasi propeta si Soriano. Soriano. Alright. May video po si Soriano niyan. Oh, ito na ito ha. Ito po yun. Basahin niyo niyo doon sa Apokalipsis, Kapitulo 2. Kung sino ang kinapuputan ng Diyos sa panahon natin. At kinapuputan ko din naman. Yun ang sinabi niya sa akin. Sige. Sanghel ng Iglesia sa Efeso ay sulat mo. Ang mga bagay nito ay sinabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay na yaong lumalakad sa gitna ng pinto. Oh, sino yung may hawak ng pitong bituin? Hindi ba Diyos? Sige, ano sabi yung Diyos? Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo na matiis ang masasamang tao. Oh, kaya galit na ako ng panahon na yun eh. Hindi ko na matiis yung ginagawa nyo eh. Ano, ngayon, ano sabi niya? At sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila hindi gayon. Oh, sino yung nagpapanggap na apostol? Yung mga nagtuturo ng Biblia, nagpapanggap na apostol, eh, hindi naman sila sinubo. Tanda nyo ah. Ito po dahilan. At sila hindi gayon at nasumpungan mo silang pawang bulaan. Oh, bulaan lang pala yan.
Lahat na tuturo na relihiyon, bulaan, maliwanag ha. Niluloko niyo mga tao, nilalason niyo. Eh, pinagkakaperan lang daw po yata. So, yan na maliwanag na lantarang hold up, legal hold up pag ginagawa niyo sa relihiyon. Pero pagdating po nang may sakit yung mga miyembro nila, hindi nila magamok. Sige, tuloy mo pa mga sa. At may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan. At kung hindi ka na pa at hindi ka napagod. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Anong iniwan ko? Yung sigla ko doon, tapang ko doon, nawala. O, si? Ano po ba? Dahil sa takot? Eh, siyempre. Alam kong pumapatay kayo lagi. Jesus mismo, pinatay nyo. Ako pa, di yung mapatayin, mga ingot. Mga tutanga ba ako? Eh, lahat daw po ng sinugo ng Diyos ay pinapatay. Talaga! Kaya ako eh, sumiglang muli. Dahil binulaan niya ako. Yung sigla ko doon, nawala. Dahil nasubukan ko kayo, talagang mamatay niyo ko eh. Ilang beses niya ako hinarang sa daan. Kayo mga reliyon. Gusto niyo malaman kung sino yan? Huwag na po. Huwag ko na babagitin. Baka mamaya maghalit na naman kayo. Dahil kilala ko kayo, nagbanta ng pagpatay sa akin. Sige, tuloy mo. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. At magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O, kaya na matanda na ako. Iyong ginagawa ko no, yung ginagawa ko na rin ngayon. Sige. O kung hindi ay paririn ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan. Maliban na magsisi ka. Alright. Alam niyo, kandilero, hawak niya ako eh. Yung pitong kandilero, isa ako ron. Ano po ba yung kandilero? Para po sa kaunawa nilang ilaw. Lahat. Ilaw! Ano po yung ilaw? Magliwanag sa dilim. Yun po ba yung karunungan na magliliwanag? Kaya nagliwanag na yung karunungan ko eh. Marami nang nasindihan. Ako si Love Letter. Maganda na. Yung ilawan mo, sisindihan ko yan. Alright. Sa pamagitan po ng karunungan, marami na po ang nakakalam ng katotohanan. Yan kaya po ang malinaw. Ngunit ito'y nasa iyo na iyong kinapopota ng mga gawa ng mga Nicolaita. Oh. At kinapopotan ko naman. Anong ginagawa ng mga Nicolaitas? Alam ba nyo ay ibig sabihin yung Nicolaitas? Sino po ba sila? Yung Santa Claus. Yan, si Nicolaitas. Dahil si Santa Claus. Ang pangalan niya, San Nicolas. Si San Nicolas, isinilang Oktobre 10. Si Jesus, isinilang Oktobre 23. O, kita na, paano sila ng buwan? Kaya, ay mga tao, bumanga kay San Nicolas. Dahil si San Nicolas ngayon, isang espiritu na mapagbiyaya. Ha? Kaya, hinahangan nila si Nicolas. Hindi nila alam, may bahagi ng karyera langit yan. Pero, bakit kasi pagdating ng Pasko eh, sabi nyo, Santa Claus is coming to town. Hindi si Jesus Cristo. Ayon po kay Ginoong Soriano, yung December 25 daw po, ang pinagdidiwang daw po, tiningnan po nila sa World History, ay nakalagay po doon na yun daw po yung kapiestahan ng Diyos-Diyosang araw na sinasamba po ng mga tao noong panahon nila. Alright. Ang tawag dyan, anniversary ng kalayaan ni Moises. Binanggit niyo po ka, Abib ba yun? Abib. Abib. Araw ng Abib. Nakalagay dyan. Eh, hindi ko alam kung ano kulog ni Abib. Hindi ko natin nanong ang Diyos. Pero, ang sumunod ay anniversary. Anniversary yun ng kanilang kalayaan yung December 25 nung naligtas sila sa dagat na pula. Nagdiwang sila. So, pinagsamay ngayon ng Katoliko Romano. Iyon po. Ayon po kay Ginoong Soriano. December 25. At saka, kapanganan ng Kristo, nagsamay. Pero mali.
Dahil October 23, ang tunay na kapaganakan ng Panginoon. Kaya po sinabi ni Ginoong Soriano, maling-mali daw po. Pasensya na po sa inyong lahat ng mga Katoliko. Marami na po nagpapatotoo na mali daw po ang December 25. Marami na pong relihiyon, nagpatotoo po niyan. Hindi lamang po kami. O ngayon, sinabi ko na katotohanan sa inyo. Yan, pinabasa pa sa Biblia. Yung pagkabasa niyo sa Biblia, hindi ba rin alam? Dahil walang nagpapaliwanag. Alright? Ano po ba ang importansya ng pagkapanganak ng ating pong Panginoong Jesucristo noong October 23? Dahil Christ Wednesday, is born. Wednesday, alas 12 ng ating gabi. Yun di ba na the King of Kings is born? Yun. Pinanganak po ang hari ng mga hari. Ngayon, yung pagkahari niya, saan niya ipinamana ngayon? Hindi nyo alam. So, wala nakakalam. Dahil ako ang pinamaraan ng kanyang pagkahari. Yan ang tingnan nyo sa tatak ko. Kung makita nyo, para kayo magpatotoo mismo. Dahil kung ako magpatotoo sa sarili ko, hindi totoo, sabi nyo. Iba magpatotoo sa akin. Ama, at kayong mga makakita sa akin. Ang sabi po ng ibang reliyon, ito po nasa Isaiah 9:6, si Moses pa rin daw po yung tinutukoy dito. Sinungaling sila? Ito po, basahin po natin, Isaiah 9:6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. Alright. At ang kanyang pangalan... Si Moses yan noong panahon niya. Alright. Ngayon, inilipat naman ni Moses eh, kay Jesus, yung authority. Basahin nyo sa Matthew 17. Hindi nyo alam ang nangyari siya dyan sa parting yan. Yan, ang inilipat ni Moses ang authority kay Jesus. Basahin mo. Pero totoo po ito na si Moses talaga yung binabanggit dito. Yung unang mamahala, si Moses niya eh, na mahala sa laman. Yung pangalawang mamahala, mamahala sa espiritual na gobyerno si Jesus. Dahil si Moses ay santuaryong makalupa. Makalupa ang tawag sa kanya. Si Jesus ay santuaryong makalangit. Alright. Sige, pasahin mo. 1:17. Matthew ano po? 17. Matthew 17. Tingnan niyo ha, nung ilipat ni Moses at ni Elias kay Jesus yung authority, yan, nagawa eksena. Walang aksyon yan. Para po ito sa lahat ng mga naniniwala at pinaniniwala lang po nila ay si Moises. Pakinggan niyo po itong mabuti kayo na mga hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo. Para po sa inyong lahat ito. Walang pinag-usapan yan. Basta nakita lang nila na nag-usap si Moses at si Elias na nakipag-usap kay Jesus. E, basahin mo na. Ito po, Mateo chapter 7, verse 1. At pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan na kapatid niya. At sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok. At nagbagong anyo siya sa harap nila. At nagliwanag ang kanyang mukha na katulad ng araw. At pumuting tulad sa ilaw ang kanyang mga damit. At narito, napakita sa kanila si Moises at si Elias na nakikipag-usap sa kanya. Sino sa kanya? Walang nasulat na pinag-usapan na. Pero sa aking pagsusuri, doon inilipad ni Moises ang authority kay Jesus. So ang binabanggit po dito na nakikipag-usap sa kanya, siya po yung Panginoong Jesucristo. Maliwanag po. Alright. Anong binigay ni Moses ng authority? Yung transition of power na pamamahala. Ibinigay niya kay Jesus. At ang pamamahala ni Jesus, spiritual na pamamahala. Yun po, pagbulayan niyo po at pag-isipan niyo po ba yan? Bakit nagpakita si Ninunong Moses at si Propeta Elias sa ating Panginoong Jesucristo sa bundok? Alright. So, kami nakakalam na lihim yan. Dahil ang mga hiwaga at lihim ng kasulatan ay sasaysayin sa inyo yung pastor na sinasabi ni Jeremias na kakandili sa inyo ng kaalaman at lawa.
So, nawalawan niya ninyo ngayon. Ito lang yung apokalipsis. Dahil sinapupunta ko yung Pasko na yan na walang kabuluhan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ah, see? Lalo mga iglesia ni Kristo. Oh, mayroon bang sinasabi sa inyo ng Espiritu sa inyo iglesia? O oh, ikaw naman Katoliko Romano, iglesia. Mayroon ba sinasabi ni Kristo sa inyo iglesia? Oh, so iglesia ni Kristo. So magising na kayo ha. Sa mga born again. Kung walang sinasabi sa inyo ang Espiritu sa inyo iglesia, iwanan nyo na yan, iglesia na yan. Bakit po, ano po ba sinasabi ni Propeta Moises sa Deuteronomio 4:7? Sige, basahin. Anong bansa na may Diyos na napakalapit sa kanila? Ngayon po, sapagkat anong dakilang bansa nga ang may Diyos na napakalapit sa kanila? Sinabi bansa, group religion. Of people, religious people. O, anong bansa, anong relihiyon? Na gaya ng Panginoon nating Diyos, kailanman tayo tumawag sa Kanya. O, may sagot ba? Kagaya yung pagsagot niya sa akin, pag tinawagan ko, gusto ko makalam ng lihim, sinasagot niya ako. Bumababa po sila. Kayo ba? Mayroon yan? Eh, kumakanta naman daw po sila ng Kamuli Spirit. O, paano kayo pumuntahan eh? Talaga hindi naman yung paniwala ng Holy Spirit eh. Pangalanan niyo, demonyo. Masamang espiritu daw po. Pag bumaba sa inyo, makasabihin niyo, multo! Takbo na kayo. Kaya karumal-dumal daw po yung ginagawa natin. Kasi hindi yung kilala yung multo eh. The Holy Ghost is God. Tandaan niyo ah. Na siya na sinasamba ni Jesus. Kayo, saan kayo sumasamba? Sa ribulto? Mabuti ba na sa Diyos? May makausap ka ba? Kaya ribulto, makausap mo ba? Sabi niya Haring Lamig, wala. Tandaan niyo po mga kapatid sa pananampalataya. Kahit po kami, pwede niyo po kaming laitin. At kung ano mga hatulan, pwede niyo po kaming hatulan. Pero po kung yung banal na espiritu po ang hahatulan niyo, wala pong kapatawaran yan at kamatayan po. O yung ang naghihintay yung sa mga taong hahatulan sa Indonesia. Pastor daw, propeta pa siya. Hinatul-hatulan niya ako dahil sinasamba ko raw. Ay, demonyo. O yan, nagkasakit na. Tumatawag na dito. Gamutin ko raw. Wala po kaming ginagawa sa kanila. Wala po kaming ginagawang masama sa bawat tao. Kaya kailangan ko siya mga videoan para makausap ko ng harap-harapan sa videoan lang. Makasakali, maniwala siya tuluyan. Dahil pinangalanan niya akong peke. Impostor. Ayun, sato niya sa akin. Bumalik sa kanya. Dahil siya pala tunay na impostor. Ito na. Pastor na Indonesia yan. Nakalimutan ko pangalan. Nagbumirang po yung mga sinasabi niya sa kanya. Sa pastor, bumirak po ang tawag doon. Bagay, nakita ko yung espiritu niya pumarito eh. Talaga, naliligaling dito. Kahit po ako, saksi po ako, pag dumarating po yung espiritu niya rito, yung ilaw po dito, nag-blink. Malakas talaga espiritu niya. Kaya lang, wala siya nagawa. Dahil sabi na Diyos, hindi man niyo alam na kayo templo ng Diyos at ang espiritu ng Diyos ay manahan sa inyo. Sino man? Gibain niya ang templo ng Diyos. Siya ay igigiba ng Diyos. Sapagat ang templo ng Diyos ay banal at yan ay kayo. So, nilapastangan niya ang templo ng Diyos kasi siya ngayon ang nagigiba. O, wag na wang mangyari sa inyo, ha? Kasi ako nagsasabi ng katotohanan at apawang katotohanan lang kaya ang Diyos ay tumutulong sa atin. Tandaan niyo. So hanggang dito lang, bulay-bulay yung pinaliwanag ko sa inyo dahil desperas ng Pasko ngayon, maraming naulol daw. Sa araw na yan, hindi na alam ang kanilang ginagawa. Ito po ang ating pong huling mensahe galing po kay Propeta Isaias, 9:6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki,
at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, at walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Yan po ang ating pong huling mensahe galing po sa isang propeta. Nawa po ay ipagdiwang po natin ang sinasabi niyo pong Kapaskuhan, pero tandaan niyo po, hindi po dapat sa loob lang ng isang taon ang Pasko. Dapat po ang Pasko na sinasabi po ninyo, araw-araw po yan. Pag-isipan niyo po na dapat... Iwanan mo na yan. Panatilihin po natin sa ating mga puso ang pag-ibig, kapayapaan, pagmamalasakit, at pagmamahal sa ating pong kapwa. Spread love all over the Philippines, sa buong Pilipinas, at sa buong mundo. Hindi lamang po tuwing Pasko na sinasabi nyo, dapat po yan, araw-araw po yan, Pasko. Magandang araw po sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Sumayin niyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Ang lahat ng kapurihan, kapangyarihan at karangalan ay itinataas natin sa ating dakilang Ama, siya nawa. Maraming salamat po sa inyo lahat.